lahat utol ha. Na which is handa ka kung ipagpalit ka man. Pero una kasi sa lahat, alam mo kung ano yung meron sa sarili mo. Alam mo yung value mo. Alam mo yung worth mo. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan ha, usapang pag-ibig pa rin syempre. So kamusta kayong lahat dyan mga utol? Ayun ha, may bagyo kasi dito sa ngayon. So kaya ingat-ingat kayong lahat dyan. And yan ha, stay safe lang sa inyong mga bahay. Ha, so yun. So ito mga utol ha, dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is sekreto, paano bigyan ng takot ang lalaki. Yun. Which is tinatawag rin nating fear of loss. Which is may takot siya na mawala ka. Pero ito mga utol ha, una sa lahat is hindi mo mabigyan ng takot yung lalaki kung ikaw mismo ay takot sa kanya. Hindi mo mabigyan ng takot na mawala ka ha, o kung ikaw mismo is ikaw pa yung takot na mawala siya. Number one yan sa lahat utol ha. So ito ngayon, paano ba matakot o paano takutin? Hindi naman sa takutin natin ha, kundi para mabigyan talaga siya ng takot. Ha, na kaya mo palang mawala, na kaya mong tiisin siya, na kaya mong mabuhay kung wala siya. Well, ito utol ha, ito ay nagmamatter din talaga kung ano yung meron sa umpisa palang bago ka pumasok sa isang relasyon. Yes? Kasi ito mga utol ha, ito kasi ang magiging bala mo kung meron ka neto, which is yung tinatawag natin na foundation mo o pundasyon mo. Ha, kasi kung bago ka pumasok sa isang relasyon, which is kung may pundasyon ka, ha, na pinaghandaan mo talaga, kasi yun nga, di ba, marami nga nagsasabi na bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat ay handa ka. Yes? Emotionally ready? Yeah, kailangan isang handa ka. Handa kang mahalin, handa ka rin maiwan. And then, physically ready? Yes, kailangan isang yung looks mo ay okay na. Alam mo kung paano pumorma. Hindi yung pabebe, hindi yung parang bata, ha, hindi yung parang dancer yung datingan, yung labasan ng pusod, ha, yung uso sa ngayon. Hindi yung ganun utol, kundi yung elegante talaga yung datingan mo. Parang matured na. And then yung isa pa, isang mentally matured. Yes? Matured mag-isip utol. Ha, hindi pabebe, yun nga parang hindi isip bata. Marunong mag-unawa, marunong umintindi. Hindi puro selos, hindi puro relasyon ang iniisip. Hindi pagbabantay sa lalaki. Yung matured kasi na babae utol ha, isang may pag-uunawa, which is nauunawaan kung ano yung mga pangyayari. And then iniisip muna ha, yung mga bagay-bagay bago gawin. And then lastly natin is kailangan ay financially stable ka or financially ready ka. Yes. So yun utol ha, napaka-importanting bagay ito. Yung lahat ng pinagsasabi ko bago ka pumasok sa isang relasyon. Kasi kung meron ka neto, which is in-establish mo utol, ano may pundasyon ka, talagang hindi ka matatakot na ikaw yung mawalan. Mas matatakot yung partner mo kahit lalaki pa yan. Ha, kung mawala ka. Kasi kung pumasok ka sa isang relasyon, which is handang-handa ka, build up mo yung pundasyon mo, ha, nag-establish ka, yes, na may puhunan ka, may pera ka, may source of income ka, may business ka. Ha, and then yun nga, yung looks mo ay napakaganda. Matured yung datingan. Parang artistahin. Ha, marunong din mag-unawa. Marunong sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa bahay. Hindi puro relasyon, hindi silosa. Hindi yung pagbamantay sa lalaki, sinasakal yung lalaki, puro selos. Hindi ganun. Ha, kundi marunong din talaga sa lahat-lahat, utol. Kaya nga din tayo nagmamahal sa tamang oras, di ba? Sa tamang edad natin. Hindi tayo pwedeng magmahal na at the age of 12, 13, 14, di ba? Kasi wala pa tayong pambala dun. Wala pa tayong pambala sa mga ganyang edad, di ba? Kaya yung iba, isang masyadong nagmamadali. At the age of 18, isang nagjujowa na. Pero hindi nila alam ha, na yung pagjujowa o yung pagkakaroon ng relationship ay napakahirap. Kung wala kang naipundar utol. Wala kang pundasyon sa sarili mo. Ha, at the age of 20, 21, 22, 23, hindi sana dapat pagjojowa yung iniisip mo. Kundi, binibuild up mo muna ang iyong sarili.
ha sa lahat ng pinagsasabi ko. Emotionally ready, physically ready, financially stable, ha, mentally matured mag-isip. So kung mabuo mo ito utol ha, which is ito yung inuna mo bago ka nagrelasyon, ha, at the age of about 27, 28, ha, o 29, 30, is kahit paano, kung ano man yung makahahantungan ng inyong relasyon, ay hindi ka talaga matatakot. Confident ka sa sarili mo utol kasi may pundasyon ka eh, may pambala ka. Ito yung pinaka main goal natin. No, which is kapag wala kang takot ha, sa isang relasyon, which is kaya mong harapin yung lahat-lahat, handa ka kung ano man yung mangyari, ha, hindi ka nagsiselos, lahat-lahat utol ha. Now which is handa ka kung ipagpalit ka man, pero una kasi sa lahat, alam mo kung ano yung meron sa sarili mo. Alam mo yung value mo, alam mo yung worth mo. Ha, dahil doon sa mga in-establish mo dati bago ka pumasok sa relasyon na ito. So ngayon, kung meron ka neto na hindi ka natatakot, ibig sabihin utol ha, kabaliktaran din sa partner mo neto. Ha, na kung wala kang takot, ang takot utol ay nandoon ha, sa partner mo. Which is yung takot na ikaw yung mawala. So ganun pa man ha, kahit may karelasyon na kayo sa ngayon, and then hindi pa kayo nakapag-establish, o hindi nyo pa naipundar, ay yung sinasabi nating pinakabala mo, sa ngayon utol ha, is pwede mo pa rin naman gawin. Hindi pa huli yung lahat. Like I said din dati ha, pwede mo pang gawin pa rin maging independent ka. Ha, kahit nandiyan ka lang sa relasyon, yun nga ha, mas mainam pa rin is meron kang source of income. Ha, kailangan isang meron kang pampuhunan. Maghanap ka ng pampuhunan mo utol, magnegosyo ka. Huwag kang makontento kung ano lang yung meron sa'yo ngayon. Ito utol ha, halimbawa, dalawa, yung pagpilian natin. Ha, yung babae, ha, na nandiyan lang sa bahay, naghihintay ng rasyon ng kanyang asawa, yes, ng pagbibigay ng kanyang asawa, yung asawa yung tiyatrabaho, yung asawang lalaki ha, and then yung babae nasa bahay lang, nag-aalaga ng anak, ha, walang trabaho, walang source of income. And then, versus dito sa isang babae, yung asawa na, yes, may business, ha, may pinagkakakitaan, may source of income, kundi kaya isang may trabaho, ha, at the same time, nag-aalaga ng bata, o ng mga baby nila, o ng mga anak nila. So saan yung mas pipiliin ng lalaki? Diba? Saan yung mas lamang utol? Siyempre dito. Ha, sa may alam, sa mas marunong. Sa independent. So, ito ha, kung ito yung nagugustuhan ng lalaki, ito rin mismo, ha, ang kinakakatakutan niyang mawala. Kasi nagugustuhan niya. So ganun utol ha, hindi pa huli yung lahat. Napaka-importante talaga yung ready ka o napaghandaan mo. So kung hindi ka man handa sa pagpasok sa isang relasyon, ngayon is pwede mo pa naman unti-untiin. Ha, sa pamamagitan talaga utol na pagbago ng iyong mindset. Maging independent ka. Ayusin mo yung looks mo. Kaya pa yan utol. Ha, and then yun nga isa, magiging emotionally ready ka. Handa ka dapat, ha, kung maiwan ka man. Pero ito kasi utol yung emotionally ready. Hindi mo ito basta-basta. Ha, na ganun na lang kadali kung wala kang pambala. Kasi wala kang panghuhugutan eh. Wala kang maiisip na, uy, paano ako maging handa eh, wala naman ako nga naipundar, di ba? So magiging marupok ka talaga. Hindi ka makapaghanda sa lahat-lahat. So ganun pa man utol, ha, kailangan isam i-establish mo talaga muna, ha, yung pagkakaroon ng financial. Maging independent ka. Mentally ready ka utol, matured ka. And then sa physical looks mo utol is ganun. Kailangan mas marunong ka rin talaga magdala ng iyong katawan at saka ng iyong sarili. In a way sa pananamit, ha, sa pagme-makeup, sa pag-ayos ng iyong itsura. And then yung pinaka-big foundation mo dito utol is kapag may pera ka talaga. Pareho lang ito ha, mapababae, mapalalaki. Kung may pera ka utol ha, kahit gaano ka pa katanda is makakadali ka pa rin, ha, nang mas bata. So, pero syempre, dapat marunong ka rin magdala. Hindi yung nagpapauto ka lang. Hindi yung nagpapagamit ka lang. Ha, na inuubos mo yung pera mo. Hindi sa ganon. Kundi handa ka pa rin. Ha, kaya mo na-build up, kaya ka nagkaroon ng maraming pera dahil din sa mga na-experience at saka sa mga lesson na yon. So, dapat is natuto ka na rin. Hindi yung dumami na yung pera mo is pagpasok ng mas bata pa sa'yo is hinuhututan ka lang pala ng hindi mo alam o parang nagpagbulag-bulagan ka lang. Wag dapat ganun kasi baka ikaw lang din yung magsisisi.
Sana magagamit ka lang, mauubos lang yung pera mo, and then sa huli is ikaw pa yung mawalan. So ganun nga utula, napaka-importanting bagay nga talaga. Ha? Kung ano yung status ng buhay mo sa ngayon. Lalong-lalo na talaga sa pera, kasi dito nag-aaway yung lahat-lahat. Ha? Dito natin natetest. Ha? Like I said dati na, dito natin matetest yung loyalty ng isang lalaki. Kapag dumadami na yung pera niya, dito mo malalaman kung mababae siya o hindi, kasi marami na siyang pera eh. Madali na lang makakuha ng mas bata, ha, na maraming babae. Yes, dito mo talaga malalaman kung mag-i-stay pa rin siya sa'yo. And then sa babae is about din sa pera. Dito mo matitest yung loyalty ng isang babae kapag yung partner niyang lalaki is mawawalan ng pera o kapag walang trabaho o walang pera. Kung walang trabaho yung asawa niya o yung partner niyang lalaki tsaka hindi siya naghanap ng iba pang lalaki, yun ay loyal na babae. Pero dito rin talaga nasusubukan yung babae. Kapag wala ng pera yung ibang lalaki, ha, yung ibang babae ay kumakapit sa patalim, which is sumasama na lang sa ibang lalaki na may pera. Yes, so malaking bagay rin talaga kapag ikaw ay financially stable utol bago ka pumasok sa isang relasyon. Ha? So yun ang mga utol, ha, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan, ha, maraming salamat. So ingat kayo, lalong lalo na sa bagyo sa ngayon. Ha? So babush! Maghimay, sindihan mo't nasipasang mo repeat. Maghimay, sindihan mo't nasipasang mo repeat.